Magandang araw! Ako si Teacher Randy, ang inyong guro para sa Araling Panlipunan. At ngayon ay tayo na sa Quarter 1, Week 3 na ng ating pag-aaral ngayong panahon ng pandemya. Tara, samahan niyo ako upang pag-aralan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ang ating lesson ay nakaangkla sa Quarter 1, Week 3, Most Essential Learning Competencies. Natataya ang kahalagahan ng economics sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunan. Bilang panimula, mayroon tayong classwork, gawain 1. Ang ating panuto ay nakalagay sa screen. Magbigay ng tiglimang pangangailangan at limang kagustuhan na ngayon na dumadanas ang buong mundo ng isang pandemya. Mangyaring iayos mo ito ayon sa iyong sariling presensya. Ano ang mga pangangailangan mo na maaari mong ipagpalit sa iyong kagustuhan at ipaliwanag ang mga desisyon na ginawa mo lalo na sa kasalukuyang panahon? Ngayon naman ay ilagay mo sa iyong kwaderno ang iyong mga pangangailangan na pwede mong ipagpalit sa kagustuhan at ang dahilan ng iyong desisyon. Ngayon alam mo na ang iyong mga pangangailangan at mga kagustuhan na maaari mong makuha kapalit ng pangangailangan. Tingnan natin kung paano ito nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Bago ka tumungo sa iyong pag-aaral, sagutan mo muna ng ang iyong mga paunang pagsusulit upang malaman mo ang mga paksang dapat mong bigyan ng pansin at focus sa pamamagitan ng module na ito. Ano nga ba ang kahulugan ng pangangailangan at kagustuhan? Ang pangangailangan ay mga bagay na lubhang mahalaga upang ang tao ay mabuhay, kabilang dito ang basic needs, damit, pagkain, at tirahan. Kapag ipinagkait ang mga bagay na nakatugon sa mga pangangailangan ng tao, magdudulot ito ng sakit o kamatayan. Ang kagustuhan naman ay ang paghahangad ng mga bagay na higit pa sa batayang pangangailangan o basic needs. Ito ang mga bagay na maaring wala ang isang tao, subalit sa kabila nito ay maaari pa rin siyang mabuhay. Hinahangad ito ng tao sapagkat ito ay magbibigay kaginhawaan, kasiyahan, kaunlaran at karangalan. Ano nga ba ang pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan? Sa madaling salita, kapag sinabing pangangailangan, ito ay ipagkakait, nagdudulot ito ng sakit o kamatayan. Samantalang, ang kagustuhan ay ang pagdanais na tugunan. Ito ay bunga lamang ng layaw ng tao at maaaring mabuhay kahit wala ito. Ang damit na maisusuot, kailangan natin ang mga kausuotan sa ating katawan. Tahanan, kailangan natin ng isang bahay na siyang magiging tirahan. Pagkain, kung walang pagkain, manghihina ang isang tao at hindi makapag-iisip ng mabuti. Kuryente. Ang kuryente ay mahalaga rin sa isang pang-araw-araw na gawain. Gamit din ito sa pagluluto, pamamalansya at iba pang mga gawain. Tubig. Isa rin sa pinakamahalagang pangangailangan natin ang tubig. Bukod sa inumin, ginagamit din natin ang tubig sa paghahanda ng pagkain, paliligo, paglilinis, paglalaba, pagdidilig at iba pang mga bagay. Habang lumilipas ang panahon at patuloy ang pagtuklas sa mga produktong maaaring makapagbigay ng kasiyahan sa mga tao, patuloy rin ang paglaki ng pangangailangan ng iba't ibang bagay at ang mga kagustuhan ay nagiging pangailangan na rin.
Ano naman ang teorya o hierarkiya ng pangangailangan ni Abraham Maslow? Ang teorya ng pangangailangan. Ayon kay Abraham Harold Maslow, ang pangangailangan ng tao ay mailalagay sa isang hierarkiya. Kailangan munang matugunan ng tao ang pangungunahing pangangailangan bago umusbong ang panibagong pangangailangan. Sa teoryang ito, tayo ay nauudyok na kumilos batay sa ating pangangailangan. Habang patuloy na napupunan ng tao ang kanyang batayang pangangailangan, umuusbong ang mas mataas na antas ng pangangailangan o higher needs. Ang piramide sa harapan ay nagpapakita ng teorya ng pangangailangan ni Maslow. Sa ilalim, makikita ang physiological. Susundan ang seguridad at kaligtasan. Pangatlo ang pangangailangan panlipunan. Pang-apat ang pagkakamit ng respeto sa sarili at respeto sa ibang tao. At ang panghuli, ang kaganapang pagkatao. Matapos mong pag-aralan ang pagkakaiban ng pangangailangan at kagustuhan, narito naman ang mga salik na nakaaapekto sa pangangailangan at kagustuhan. Ito ay ang edad, antas ng edukasyon, katayuan sa lipunan, panlasa, at kita. Sa inyong module, sagutan natin ang gawain 3, ang isip, hamunin. Tukuyin ang nilalarawan sa bawat bilang sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga ginulong letra. Para naman sa gawain 4, timbangin mo. Nasa ibaba ang listahan ng mga dapat mong pagkagastusan at maaari mong ikonsumo sa bawat bilang. Ipagpalagay na kabilang ka sa isang pamilyang binubuo ng 5 miyembro. Ang iyong tatay lang ang may trabaho at may kabuuang kita na 15,000 pesos sa isang buwan. Paano mo titimbangin ang iyong pangangailangan at kagustuhan? Sa iyong ginawang desisyon, magkano ang kabuuang halaga na maaari mong magastos o matipid? Ano ang mga naging batayan sa ginawa mong desisyon? Bilang mag-aaral, paano mo maiuugnay ang personal mong pangangailangan at kagustuhan sa suliranin ng kakapusan? Para naman sa gawain 5, magsanay tayo. Pagsunod-sunod rin ang teorya ng pangangailangan ni Abraham Harold Maslow. Pagbigay din ng halimbawa sa bawat baitang na ito. Laging tandaan, ang pangangailangan ay mga bagay na lubhang mahalaga upang ang tao ay mabuhay. Kabilang dito ang ating basic needs, ang damit, pagkain at tirahan. Ang kagustuhan naman ay ang paghahangad ng mga bagay na higit pa sa batayang pangangailangan. Ito ay ang mga bagay na maaring wala ang isang tao, subalit sa kabila nito ay maaring pa rin siyang mabuhay. Habang patuloy na nagugustuhan ng mga tao ang kanilang batayang pangangailangan, sila ay naghahangad ng mas mataas na pangangailangan o higher needs. Para sa pag-alam sa mga natutuhan, sa panahon ng pandemya, mahalagang malaman ang ating mga pangangailangan sapagkat blank. At bilang produktibong mamamayang nais kong matupad ang aking pangarap sa buhay sa pamamagitan ng mga blank. Sagutan ang panghuling pagsusulit sa module. Ipasa ang mga sagot sa ating paaralan sa itinakdang araw ng pagpasa o sa Google Form na matatagpuan sa ating Google Classroom. At dito na nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa pangangailangan at kagustuhan. Daghang salamat sa lahat. Padayon!